Hello guys, good morning. Welcome to my vlog again. Cheng Maestrado, ang inyong tindirang Bisaya na marunong din magsalita ng Tagalog. Ngayon guys, ay mag-ano ako, yung dati kong arrangement ng junk foods ay i-ano ko, i-gagawin ko ngayon kasi yung noon ay ano siya, parang napaka ano tingnan, hindi maaliwalas tingnan, hindi attractive tingnan. Pero na, ano naman na madali man naman maubos. At ngayon ay naka-start na ako ng ganito kasi ano siya, napaka-attractive tingnan kung i-compare sa dati kong pag-arrange ng aking junk foods. Kumusta na ba kayo guys? Ano, gusto ko na, kasi galing pa akong bakasyon, gusto ko na ano, bagong itsura, bagong arrangement ang aking. Ito guys, ito lang ang ginagamit ko para kasi hindi na ako order ng ano, Lazada. Ano naman ito? Kasi yung mga karto ng grocery ko, ito ginagamit ko. Yung, di ba kapag mag-grocery tayo ay mayroong sa, for example, yung carton ay yung mayroong carton na naka sa ibabaw, yun ang ginagamit ko at yun ay pinag-ano ko sa dito para ano siya, mataas. Mahaba pala ang ano, ang kanyang carton. Kaya ito, sinimulan ko na guys at chika-chika muna tayo guys. Kumusta na ba ang ano natin? Naubusan ako ng ano sa ibinali ko sa dati kong kasi doon guys ganito, kaso nag-repair kami ng aming store kaya kinuha ko ang dito sa aming pintuan, pero ngayon ibalik ko kasi mas attractive tingnan ang store kapag ganitong arrangement ng mga junk foods. At tapos na ako sa labas guys, ipagpakita ko sa inyo mamaya kapag tapos na ako lahat nag-arrange ng aking mga junk foods. Lahat ng mga sulok ng aking store ay nilagyan ko ng mga produkto para attractive tingnan ang aking store. At saka meron akong cellophane yung napakover sa aking harapan. Kasi napaka, hindi siya masyado, kapag meron tayong cover na cellophane guys, hindi masyadong makita ang ating mga tinda. Kaya mamaya guys, ipakita ko sa inyo ang aking bagong display ng aking Sari-Sari store para naman i-share ko sa inyo at magkaroon kayo ng idea sa mga hindi pa yung may plano na mag-open ng Sari-Sari store. Mas ano siya tingnan, mas hindi na ako nag-order ng Shopee or Lazada kasi meron akong mga nakikita na vlog about sa mga ganito. Hindi na ako, kasi sobrang mahal lang kanilang lagyan ng mga sitsirya. Kaya ganito na lang, hindi ko naman, isura ko naman itong carton, yung cover ng carton. Kasi yung carton na nilagyan ng mga produkto ay ibininta ko. Ito na ang aking mga ano. Kasi kumuha lang ako ng 5 junk foods, bawat isang klase ng junk foods ay kumuha ako ng 5 pieces. Sa isang tay na ganito ay meron akong 2 klase ng junk foods, yung Oishi. Kasi hindi, walang stock na Oishi, yung hindi yung ano, yung isang klase ng Oishi na prawn crackers, walang stock, kaya ito na lang ang ipinaris ko, yung Oishi na potato fries. Hindi kasi ako umorder ng Lazada, yung Shopee, kasi mayroon ako mga nakikita ng mga vlog about ganito yung lagyan ng mga junk foods kasi napakamahal at ilang pieces lang ang ating mga ano, ilang pieces lang at mahal na.
At saka yung i-ano ko na lang, i-save ko na lang yung ganito kasi hindi naman ito magagamit yung mga yung i-cover ng carton. Yung cover ng carton ay hindi ko naman iyon magagamit. I-ano ko na lang sa basura kasi ayokong maraming basura dito sa King Store. At ang yung carton, yung nilagyan ng mga produkto ay ibininta ko para naman meron ako ang kita kasi kapag sa grocery ako kapag every time na mag-grocery ako, yung carton ay kapag meron akong carton o mga mabibigat na mga grocery, yung mga packer ay ihatid ako at saka bibigyan ko ng sa akin na lang sarili, bibigyan mo ba or hindi, pero sa akin guys, bibigyan ko kasi naawa ako kasi ang bigat ng aking na grocery. At for example, yung isang carton ay bibigyan ko ng 5 pesos naghatid sa akin sa labas ng grocery kasi yung grocery namin dito guys, yung palaging pinupuntahan ko ay yung aming terminal nung papunta dito sa aming lugar ay doon lang sa labas ng grocery, kaya isang carton ay mag-limit ako ng 5 pesos at saka yung 5 pesos sa isang carton at ibibinta ko dito sa aking store. Yung carton ibibinta ko ay 5 pesos, depende lang sa kung malaki ang carton, depende na yon sa akin kung magkano ang aking pagbinta sa isang carton na malaki or maliit. Sayang naman kung i-ano ko ito sa basura. Ito na lang ang ginawa ko para makasave ako. Hindi na ako o-order sa Lazada or Shopee ba yun. Para naman, kasi napakamahal yung ganito. Yung pera na pambili ko sa ganito, yung banglagyan ng junk foods ay i-ano ko na lang. I-save ko na lang para meron na akong savings, pangdagdag savings sa aking kita sa Sari-Sari store. Pero kung first kasi ngayon guys na nag-ano ako ng aking mga junk foods, lagayan ng mga junk foods, pero kapag maubos ang aking mga junk foods ay i-ano ko ito, i-reuse ko itong ang aking yung carton. Pag next na bili ko kapag maubos ang aking junk foods ay gagamitin ko ulit itong carton hanggang sa hindi na siya pwedeng gamitin.
pag mayroon tayong sari-sari store ay napagkaano tayo, mag-i-effort tayo, magagawa tayo ng paraan para maka-save. O gagawa tayo ng paraan para ang ating store ay maa-attract yung mga customer natin. Ito guys, oh. At ito ay i-ano ko dito. Para mahaba siya. Ito na guys ang aking mga chicherya. Ito ang aking bagong arrangement ng chicherya para naman mas ano siya, mas ma-attract ng mga bata. Ito yung aking chicherya. Ito ang nasa loob ng aking aming tindahan at nasa aming pintuan. Ito ang nasa harapan ng sari-sari store ng aking tindahan, ang mga junk foods sa harap ng aking tindahan. Thank you guys for watching and please, sa hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please do like, leave a comment, subscribe and please don't forget to click the notification bell para updated naman kayo sa aking mga video. Thank you guys for watching and please don't forget to pray to Almighty Father in Heaven. Thank you, God bless, bye.